Napaniwala ka ba sa mga videos na kung gusto mo maging famous, mag-like ka, i-follow mo siya, at i-share yung video na yon. At yung mga iba pang post, kung gusto mo maging famous, i-copy-paste mo yung link ng video na yon. Lalo na yung mga videos na kapag sinare, pinindot mo daw yung share, malalabas na why? Well, walang ganun. Kasi, sa totoo lang, siya pa yung nakinabang sa'yo kasi nilike mo na, finalo mo pa, tapos kinopy-paste mo pa yung link. In the end, siya pa yung magbabayra at ipapalo ng mga tao. So, nandito ako ngayon sa inyong harapan para magbigay ng mga tips kung paano talaga mag-grow sa TikTok. What's up guys, it's me, Jessie Samiana, back again with another video. Kung bago pa ang channel to, don't forget to click subscribe and click the notification bell. And for today's video nga naman ay nasa title na natin. Without further ado, let's get started. Ngayon, natutuwa ako kasi may mga magtataas na akong mga views, di tulad dati. Ito yun, no? Tapos ito. Kasi ginawa ko itong mga tips na ito at saka nagtyaga talaga ako. Okay. Tip number 1, explore sa app. Paano yung explore natin tukoy ko? Pwede kang mag-try ng comedy, transition, lip sync, dancing, and etc. At gawin mo rin kung saan ka magaling. At kung ano yung pumatok sa'yo, gawin mo lang yun ng paulit-ulit kasi yun ang nagustuhan ng mga tao sa'yo. Tip number 2, sumali sa mga trends pero lagyan mo ng sariling twist. Para may thrill, di ba? Ayan, pagkabukas ng ating account, pumunta sa button na to, discover. Pagka-pindot mo yan, makikita mo mga trends. Ayan, makita mo, hashtag binili ni Marikit, hashtag Goldilocks I love you mom, at iba pang hashtag, motivationph, at putwordinyx.ph. Ayan yung mga trends na tinatawag, o yung makikita mo sa mga for you page. Tapos, lagyan mo na lang ng sariling mong twist. Tulad nung kay Ate Sai, nakita mo ba yung cool drop na TikTok niya? Cool drop na yun. Dapat sayaw yun. Pero ang ginawa niya, sasword. Kaya mas pumatok yun at marami rin gumawa. Kaya dapat ganun din ang gawin yung gumawa rin kayo ng mga sariling twist niyo. Tip number 3, use trending song. Kasi kapag gumamit ka nito, may chance na ma-discover ka rin ng tao at may chance ka rin na ma-follow yung account mo. At saka, sabay ka pa rin sa usap. Paano mahanap ang trending song? Ayan, aalis na naman tayo. Pupunta kayo dyan sa plus button. Ano ba? Plus button. Hindi mo, aalis na ako. Plus. Tapos, ito yung lalabas kapag pinusok mo yung plus button na yun. After that, pinusok mo yung sounds. Then, ayan na. Ayan yung may trending songs. Tip number 4. Video quality. Dito papasok yung lighting at saka background. Kung gusto mo talaga mas maayos ang quality, pumunta ka sa natural light. Or may ilaw na lugar, katulad dito malakas ilaw, para mas maganda yung party at mas maganda ang panoorin at tingnan sa mga tao. Tip number 5, quality content. Dapat yung content mo hindi boring, tapos entertaining din dapat, at original content. Gumawa ka rin ng mga content na maraming makaka-relate. I'm sure maraming mag-share nun, magla-like, sinatamaan sila sa video mo kasi nakarelate nga sila, diba? Kagaya ng mga videos ni Marvin. Tapos yung mga videos ni Tyrone. O, diba? Sumisikat sila kasi yung mga videos nila nakaka-relate talaga. Tip number 6, be consistent and active. Ako, personally, dati hindi ako masyadong active kaya onti lang naging likes ko. Ngayon lang ulit ako naging active kasi quarantine ngayon. Kaya dapat lagi tayo nagpo-post kahit at least once a day. Pero mahalaga pa rin yung ipo-post mo, quality content pa rin para patok sa mga tao. Tip number 7, tutorial videos. Ito talaga kasi marami palang baguhan sa TikTok at marami silang gustong malaman sa buhay-buhay. Kaya, kung magaling ka sa transition, katulad mga mahihirap na transition, ituro mo sa kanila. Or kahit mga basic, ituro mo sa kanila sa TikTok. Kahit ganung videos lang yun, patok talaga yun sa mga tao. Kasi napanood na nila, may natutunan pa sila. Kahit hindi transitions, pwedeng drawing, dance, and etc. Basta kahit anong tutorial. Tip number 8. Engaging captions at saka makipag-usap or sa mga commenters mo.
Ang gagawin mo lang sa caption mo ay parang nakikipag-usap ka sa mga followers mo or sa mga viewers. Kaya kapag ganun yung mga caption, mas marami magko-comment. At kung kaya mo, kung free ka, mag-respond ka sa mga commenters mo or followers. Kasi kapag nalaman nilang ikaw pala ay mabait, tapos mahilig mamansin, mag-stay sila sa'yo at laging magko-comment sa mga videos mo. Tip number 9, makipag-collab ka. Yung collab na magkasama kayong dalawa sa isang video or yung kahit hindi kayo magkasama yung part by part. Ang maganda sa collab, kasi yung followers ng isa, makikita videos mo at yung baka nung viewers nung nakakollab mo, magustuhan yung video mo at ma-follow ka rin. Ganun din sa kabila, kaya dalawa kayo nag-benefit. Tip number 10, use appropriate hashtags. Ito yung iba, kahit anong-anong hashtag na lang nilalagay nila para lang dumami likes, dapat yung hashtags nyo related sa video. Kasi baka may chance na masyado ban daw kayo, sabi ni Kuya Jill. Pero parang ganito yan. So YT, di ba naglalagay tayong tags para maging searchable yung content natin? Ganon din siya sa TikTok. Para ma-discover ka, kailangan mo maglagay ng hashtags para marami mas makita ng videos mo. At baka magustuhan din nila yun. Kaya baka may chance na ma-follow ka. Tip number 11, copy-paste the link. Ito, pinaka-common na ginagawa ng mga TikToker, kaya nagkakaroon sila mga viral videos. At ito rin yung ginawa ko. Personally, effective talaga siya. Basta kapag magka-copy-paste link ka, yung kapalit nun, ano, ginagawa mo talaga para makita na, para yung makita ng next viewer ay legit to, magko-comment din, magpo-paste, and etc. Ngayon, papatunayan ko sa yung legit ang copy-paste the link. Paso, nakikita mo ba itong video ko? Ako nag-post niyan. Umabot siyang 1,000 likes, tapos yung views niya is 11,000 views, ganun. Tapos yung caption ko lang is ganyan. Ang ginawa ko, talaga yun sa caption ko. Hindi naman ako talk shit. Sundin nyo lang dapat ko lang sa caption nyo at makipag-usap ko sa followers nyo. Another one, eto. Katabi lang din to ng isa kong post. Umabot siya ng 1,000 likes din. Tapos yung views niya is parang 8,000 or 7,000. Tapos ayan din yung caption ko. Nung iba nag-comment, ang galing ko daw. Pasok yung quality content, tapos yung background, and etc. Sundin nyo lang yung tips na ginabi. Basta ang gawin mo, ipa-copy-paste mo yung link sa kanila para ma-discover yung videos mo sa For You page. Tip number 12. Create tricky videos. Ganito yung tricky videos. Hindi ko magano maayos. Ewan ko paano ginagawa yung pantao. Basta ganun yung tinutukoy ko yung tricky videos na mamabilis na may susulpot ganun. At mga loop videos na fault ulit na pati yung tugtog loop din. At di rin mamalayan ng mga viewers mo na fault ulit na pala nilang pinapanood yung video mo. Dadami pang views mo, watch time, and etc. Tip number 13. Analyze your analytics. Una, magbukas ko muna ang analytics mo bago mo ito gawin. After that, sa bawat mong video, check mo analytics mo kung ilan na naging watch time, kung ilang percentage na po sa For You page, personal profile, following. Tsaka, check mo rin sa mismong analytics, yung general ha. Ate, saan po yung analytics? Basic lang yan. Puto sa profile mo. Then, makikita mo yung Yakult kong DP. Kasi proud Yakult ako. Joke lang. Pero ito, pumunta sa 3 dot. Ano ba yan? Electric panel ba? After na, ito ang susulpot sa'yo. Pindutin mo tong analytics. Ito naman bubungan sa'yo. Pindutin mo tong followers para makita mo yung mga anong date and time nag-active followers mo. Makita mo, female or female. Tapos makita mo, anong lugar nagmula sila. Scroll down. Yan, ito yung tinutukoy ko. Follower activity. Makita mo, anong oras nag-active followers mo. So ngayon, May 4 p.m. sila pinaka-active. And pwede mo adjust yan. Turong mo lang itong araw na yan. Yan. Okay. Makita mo ang trending video. At okay na. Makita mo lang. Tip number 14. Ito madalas na pagkakamali ng mga small TikTokers. Nag-follow for follow sila. Gusto daw nila mag-grow. Pero minamadali nila. Gusto nila dumami agad yung fans nila. Kaya nag-follow for follow. Ako, dinaray ko yun dati. Di naman ako talaga nag-grow eh. Kailangan ko talagang lagi mangulit, ganun, para lang, ano. Kaya, yung iba pa dun, nag-unfollow, kaya hindi rin maganda. Mas maganda yung followers mo, nagmula, kasi nagalingan sila sa mga, or nagandaan sa mga videos mo, at hindi nang galing sa mga follow for follow. Pero depende pa rin sa'yo yan, kung anong gusto mo. Malaga, nasabihan na kita, ah. Tip number 15. Sumali ka sa mga quotes.
Merong step chickens, Cools, Dutch meal, Jolly Cool, and etc. Maraming Cools. Kaya, mas magandang sumali sa mga yun kasi kapag nalaman nilang kapares kayo ng Cools, support ka rin nila, magiging friendly sila sa'yo. At di lang yan, parang magiging magkaibigan na din kayo. Tip number 16. Small TikTokers, let's support each other. Parang follow for follow din to, pero yung etong ano na to, magko-comment sila sa mga viral videos, tapos magko-comment sila, small TikTokers, let's support each other, tapos mag-re-reply nun. Tapos ayun, nasimula nila yung supportan sa isa't isa. Pero yung madalas doon, ano, na nga unfollow sila after mong ma-like at saka ma-follow back. Tapos yung iba pa doon, talk shit. Yun nga ng problema. Pero okay lang naman yun. Mahalaga, legit kayo, di kayo nag-unfollow at sinasuportan niya talagang isa't isa. Tip number 17. Huwag mawawala ng pag-asa. Kasi ako nga eh, nasa process pa rin ako kung paano mag-grow. At parang nagsistart pa lang yung journey ko, parang unti-unti nag-grow, ganun. Kasi hindi rin lahat ng bagay minamadali. It takes time, effort, and patience. Kaya natin to. Maraming TikTokers nang tagumpay sa ano na to. Pero okay lang naman na hindi mo isipin yung kasikatan. Ang mahalaga nag-enjoy kasi ginagawa mo. Para hindi ka nai-stress pa. Bakit lagi na lang 10 likes, 5 hearts, ganun. Huwag mo isipin yung mahalaga nag-enjoy ka sa app. Okay? And that's the end of the video. Kung nagustuhan mo tong video na to, please give it a like, share, and subscribe para ma-update ka pa sa akin mga next vlogs. At sana ma-apply nyo talaga to kasi very effective talaga to. Legit talaga to kasi huwag nyo kasi madaliin kasi it takes time nga, diba? Ako nga eh, magpa 5 years na. Kaya yun, antay-antay lang. Hindi sa lahat ng oras time mo. Okay. Thank you for watching. Sana enjoy ka sa video nito. Bye-bye. See you in my next vlog.